Hi guys, it's me again, Jean, and welcome dito sa ating channel. It's been quite a long time, guys, since hindi tayo nag-usap. Seryoso, sobrang na-miss ko kayong lahat. And I know, guys, that I owe you an apology, and I really do with all my heart. I'm so sorry, guys, kung biglaan man tayong nawala sa ere. Sobrang dami lang talaga ng nangyari sa buhay ko na hindi ko alam kung paano ko itagpi-tagpi lahat. And kailangan ko lang talaga ng oras, ng time to heal. You know, harapin lahat ng mga pangyayari. Sobrang dami ng realization sa buhay ko na napag-isip-isip kong mag-quit dito sa pagwa-YT. Pero hindi ko magawa-gawa kasi passion ko din naman kasi talaga itong pagme-makeup. Yung pag-YouTube ko, pakikipag-usap ko sa inyo, isa din yun sa paraan ng pag-ease ng, you know, mga personal problems natin sa buhay-buhay, diba? Nakakahiyaman, pero sobrang saya ko na nakabalik ako at my guts pa pala ako na bumalik. Ang kapal ng mukha ka, girl. Anyways, for today's video, may ire-recreate tayo na makeup look, guys. Inspired by Doja Cat dun sa MV niya sa Demons. Napag-isip-isip ko kasi, guys, ano, wala pa akong makeup look na pang Halloween. And coming na yung Halloween season, right? So, this time, yun yung gagawin natin. Etong makeup look na to. Bago nga po pala tayo magsimula sa ating pa-makeup look, eh mag-subscribe na po yung mga bago dyan na hindi pa nakasubscribe. Click the subscribe button below. Like this video and share this video to your friends. If you do, maraming salamat and welcome po dito sa ating Gen Z or Generations family. Ang cute no, Gen Z. Parang gusto ko na yung Gen Z. Gen Z. Without further ado, let's get into the video. Mostly sa mga gagamitin natin, mga DIY lang. Kung kayo ay gusto ninyong i-recreate itong makeup look na to, kayang-kaya nyo with what you got. Basta may face paint lang kayo. Gora. Gagamitin ko itong Stylex setting lotion or gel. Clear gel. Ooh. Ooh, ang lamig. Kailangan i-sealed natin itong buhok natin, guys, ha. Magmukha tayong kalbo. Ayan. Parang satisfied naman na ako. Yan. Woo. So, maglalagay ako ng bald cap, guys, na sobrang tagal ko nang nabili. Hindi ko pa talaga siya nagamit. So, nag-discolor tuloy siya. Pero okay lang yan kasi pipinturahan natin yan ng foundation mamaya. So, yung pandikit nga pala na gagamitin natin is itong Got To Be Glued. Yan, spiking glue. Nakakatakot kasi first time kong makita yung sarili kong panot. So, eto na nga. Ito try natin. Yan, gaganyan natin siya, guys. Hindi ko in-expect na ganito kalaki. Or maliit lang talaga yung ulo ko. So, medyo may kalakihan yung bald cap, guys. Kung napapansin ninyo, sobrang luwag pa niya. So, try ko lang na lagyan siya ng ulit ng ano, pantali para maging fit yung bald cap. Yan. Oh. Tapos, maglalagay tayo nito. Let it dry, let it dry. Wala akong marinig. Oops, dandahan. Bubutasan lang natin, tapos yan, ilalabas lang natin yung original na tenga natin. Yan. By the way, para sa mga gustong mag-recreate nito at wala kayong bald cap, pwede kayong gumamit nung ano, yung plastic cling wrap. Pwede nyong ibalot sa buhok ninyo, guys, para makakreate kayo ng ganito. Eto na nga yung nagawa nating best. Ayan. Medyo hindi pa siya ganun katuyo, pero pwede na to. Pwede na tong make-upan. Dapat nga pala, wala kayong skincare, guys, ha. As much as possible, dapat tuyo yung balat ninyo. Wala kayong ini-apply na mga moisturizer kasi pag ganun, guys, hindi talaga didikit yung glue at itong bald cap na inilagay natin. Maglalagay tayo nitong Elmer's Washable Glue. Mabibili ninyo ito, guys, sa any mga school supplies department dyan malapit sa lugar ninyo. And kailangan hindi maging visible yung mga balahibo sa kilay natin. Gagamit ako nitong Louis and Pearl Body and Face Powder. Yan. Set natin ng powder itong kilay natin, pati ulo. Tapos dito sa kabila. Messy.
will turn out. So, kamakailan guys, gumawa ako ng EVA foam fake devil horn. And ito yung ilalagay natin dito sa uluhan natin. Para dumikit ito, kailangan natin ng base. And yung gagamitin ko is itong cotton lang na purity. And of course, itong Apollo na white glue. So, lalagyan lang natin yan ng got to be glued. Tapos, eto din. Kailangan mag-match yung dalawang side. Wow. Magdadagdag lang tayo ng glue at saka cotton para suportahan yung base natin at medyo idikit natin dito sa ating na-create na devil horns. I know what you been through. I know what you like. I know what you like. I know you about it. Sa kaposisyon na itong sungay natin, inaantay ko pa lang na matuyo talaga completely itong white cotton na to with glue. Stop na muna ako sa pag-blow dry. And by the way, yung ginamit ko na temperature is yung malamig lang guys. Huwag kayong gumamit ng mainit because this bulb cap is made of rubber. Baka malusaw. Proceed muna tayo sa pagpipinta nitong ating mukha at saka nitong ating katawan. Since black lang naman, ayoko nang maglagay ng skin tone base dito. Ayoko nang iset ng foundation itong bald cap natin. Diretso na sa paglalagay ng kulay itim talaga. So, yung gagamitin ko na palette for this is itong Eye Magic Professional 12 Flash Color Palette. Ayan. So, yung gagamitin gray-gray, yung pusa ko. Guys, meet gray-gray. My Persian Himalayan po na cat. Gray-gray! Meet them! Ito yung nanggugulo dito ngayon. Like, seryoso. Ewan. Ginugulo niya yung mga gamit ko dyan. Huwag kang magulo. Ha? Sige na. Baba ka na. Proceed na si mama ng ano. Sa pagme-makeup. Nalo. Don't jump. Huwag ka punta dun. No, ha? Sleep. You sleep. Sleep na. So, let's go ahead and paint our face black. Stop muna tayo kasi napapansin ko since cream face paint yung ginamit natin, hindi siya dumidikit dito sa ating bald cap. Now, yung gagawin ko, i-correct muna natin yung bald cap. Parang gawin natin skin tone muna bago natin lagyan nitong black. Okay? Maglalagay muna ako nitong Super Stay 24 Hour Full Coverage Foundation ng Maybelline. This one is in a shade honey. I think okay na yan. Let's proceed na sa paglalagay ng kulay black na face paint. Ayan. Parang gusto kong gamitin yung foundation brush ko para mas madali. Ano ba yung ginagawa ko sa buhay ko? Kasalanan mo to, Doja Cat. Ano pa? Tulong. Ayan o, diba kumukulay na? Oh, eto tayo eh. Ikaw kasi, Jing, kailangan mo mag-skip-skip pa kasi ng process. Pwede namang wag na lang. Kakaiba yung trip ni Doja Cat this time sa mga music video niya. Parang ang dark, no? Parang nakikisabay sa upcoming Halloween. Kakaloka. Ang creepy. Dabbing motion pa rin, guys, ha? Kasi pag diniretso mo yan ng ganyan-ganyan, baka hindi ko mapit yung kulay at baka magkaroon ng parang winalisan. Na straight. Alam niyo yung ibig ko sabihin. Para mas madali, gumamit kayo nitong stippling brush. Kasi pag hindi, naku, baka antagal nating matapos. So, di ba? Andali lang niya mag-spread. Pagkatapos nating mapinturahan lahat ng itim, lalagyan natin itong Louis and Pearl na face and body baby powder. Me and what once was I'm talking us, me, you, and I is
been a ride. Kung ano lang yung natira dito, idadabdab ko pa rin dyan, no? So, Gray, yung pusa ko nag-i-scratch. Gray. No. May mga part na medyo patchy. Idadab ko lang siya dun sa part na yon. Ito na yung mukha natin, guys. Mukha ng Markang Pruebo. Samtong kabayo. Ang puti ng ngipin ko. Yung fake nail na ginawa ko nga pala, guys, is made of thermal plastic beads na pag nilagyan mo ng boiling water or pag tinapatan mo ng heat gun, eh nalulusaw at namumold mo into different shapes. Pero pag wala kayo nito, guys, pwede naman kayong gumamit ng glue stick with glue gun. Oo, pag nagdi-DIY ako, yan lang yung ginagamit ko talaga. Pero this time, gumamit ako nitong thermal plastic kasi meron ako. Yun na lang yung ano, parang easy way para mapadali yung trabaho ko. Kasi pag sa glue stick kasi at glue gun, medyo matrabaho siya, guys, eh. So this time, ipapakita ko sa inyo yung nagawa kong DIY lang naman na ngipin ni Doja Cat. Ayan, nilagay ko dito, wait, shine bright like a diamond, oh, diba? So, ito yung ginawa ko, made of thermal plastic pa rin, para hindi agad nasisira. And then, of course, itong fake na devil na kuko, pininturahan ko lang talaga siya, guys, ng nude makeup. Tapos, nilagyan ko ng black eyeliner para magkaroon ng parang dumi-dumi. Tapos, ito yung ilalagay natin na nakaganyan, guys. Tamang DIY lang. Once again, pag wala kayo nitong thermal plastic, you can use glue stick and glue gun to create fake nails. Or may budget naman kayo na pang Shopee or pang Lazada. Kahit saan na may mga demon nails, go ahead and grab one, okay? Hindi ko kayo pipigilan. Basta yung sa akin, matipid ako. Wala kasi akong nail glue, guys. You know, natuyo siya. So, heat gun na lang yung gagamitin ko. Lulusawin ko yung dito sa inner banda. Tapos, ididikit ko sa kuko ko. Dapat mag-ingat palagi. Especially sa heat gun. Naku, ang lakas ng heat gun at saka ang init. So, careful lang, guys. Okay? Let's proceed. Kita ko lang muna sa inyo, guys, kung ano yung itsura ng kamay natin. If ever nalagyan na ng ano, fake nail, dapat mag-wear na kayo ng accessories nito, guys, bago kayo ihulin nyo na itong fake nails as much as possible para hindi kayo mahirapan sa pag-attach. Especially nito, nahirapan talaga ako ng bonggang-bongga sa isang kamay lang. Yun lang yung advice ko if you want to recreate this Doja Cat makeup look. And eto na nga, hindi ko pa... Naku, ang ingay ng puppy ko, si Red. Yung survivor ng Farbo, kakatapos lang ng medication na Farbo kasi, tapos namatayan ako ng isa, si Blue. Wag na natin pag-usapan kasi parang ang hirap, ang sakit, no? So, yun, rest in peace in paradise, my dear Blue. I love you so much, Mama, love you so much. And eto na nga, guys, let's proceed. Attach ko lang muna yung iba pang mga dapat i-attach, like for example, yung accessories. Actually, this one is a belt. Wala kasi akong masyadong silver na mga accessories masyado, guys, eh. I don't think na bumabagay sa akin yung mga silvery accessories. Oo. Uy. Gray, yung pusa ko talaga. Gray, no. Oo, oh, opo. Anyari, ba't papansin yung gray ko ngayon? Nag-film si Mama. Gray! Hala! Meron din pala ako nitong elf ear, guys. And pipinturahan ko muna ito ng black. Gray! Nakaw, yung pusa ko. Gray, no. Hala, grabe siya. Nag-timing lagi karon, Gray. Ayan, pipinturahan lang natin to ng black. Ayan, pagpatuloy lang natin yung pagpipinta natin dito sa ating kamay. I will never let you in my VIP. Huh? We are enemies. We are foes. Who are you? What are those? I am gross.
If I know, pahirapan tumamaya sa pagligo. Yung gagamitin ko na contact lens, guys, it's either ito or ito. Yan. Nagamit ko na kasi ito sa last shorts ko, yung nakapula ako. Parang gusto kong gamitin itong contact lens na to. Ito na lang siguro. Kung anong brand nito, I think iShare ba to or Fresh Lady. Kung ano man to, pasensya na po. Ilalagay ko na lang yung link ng contact lens dyan sa ibaba. Ha, lahat ng mga product na ginamit ko, dyan ko sa ibababa. Dyan ko sa ibababa? Dyan ko sa ba... Dyan ko sa... Ano ba? Lahat ng mga product na ginamit ko, guys, ilalagay ko yung mga product link dyan sa ibaba, sa description box. So, here we go. Oh, I love it! Oh, yeah! That's it! I love it! Napansin ko kasi na may mga linya itong dito banda natin. So, napag-isip-isip ko na maglagay ako ng scar wax kasi masyadong obvious yung line, no? Para tayong si Maleficent. Yung ibig ko sabihin, yan, nahuhulma po siya. Gamitan nyo lang po ng Vaseline or petroleum jelly. Ibi-blend mo lang siya sa bald cap mo tapos sa balat nyo. Etong scar wax, guys, ito yung ginagamit sa mga pecking wound. Oo, yung mga scratches, yun. Ito yung ginagamit. And dapat ito yung inuna natin right after natin maglagay ng bald cap before yung foundation, no? Kaso nakalimutan ko, kumpiyansa lang din ako na hindi magla-line yan. Pero ngayon, nagla-line na siya. So, maglalagay lang tayo. Tapos, imimix natin ng petroleum jelly para hindi magdikit-dikit. Kasi madikit to, guys, eh. Tapos, kuha lang tayo ng petroleum jelly. And then, mold. Ilalagay natin dito sa line ng ating bald cap, okay? Again, isang palpak na naman na move ni Jean yung nangyari. Kasi nagmamadali. Mm, diba? Huwag niyong gagayahin to. Huwag niyo na lang i-recreate yung look na to. Lost count of the years since I've been here by your side in and out through all these tears. We can do it again, it ain't no problem. Like a switch since we stay more than friends. I know you know my photo still hangs on your door and I'll show you. Naayos ko na. Ayan, kung napapansin ninyo, nagblend na yung scar wax sa ating balat at saka sa ating bald cap. Actually, gusto ko yung texture dito sa noo. Parang may kunot-kunot yung noo. Bet ko siya, oo. Gustong-gusto ko yung naging resulta niya ngayon. Final na to. Ito na talaga yung pang-finale. Maglalagay na ako nitong fake diamond teeth ko na thermal plastic. And then, i-attach ko na itong mga fake nails ko. And I will be right back for the final pose. Pass out.